Ayan mga kaibigan, so ngayon po ay meron po akong isang magandang na topic na muli na ibibigay sa inyo, no? Sapagkat ngayon po ay inilabas ng DSWD ang listahan ng mga beneficiary ng SAP. Meron din po akong ginawang mobile version kung paano mo gamitin ito sa pamamagitan ng iyong cellphone. So panoorin mo po hanggang sa dulo sapagkat makikita po ninyo kung asan po yung sinasabi ko. Titingnan po natin kung kasama ba ang pangalan mo sa listahan ng SAP beneficiaries dito po sa tutorial na to. So panoorin mo hanggang sa dulo, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, napakarami po akong i-upload na ganitong mga contents at marami pang iba na makakatulong lalong-lalo na ngayong pandemic season. Subscribe and click that bell notification para po ma-notify ka once na nag-upload ako ng mga bago at mga mahalagang impormasyon. Diretso na po tayo. Magbukas ka po ng browser. Ako po ang ginagamit ko lagi ay Google Chrome. So dito po sa may browser na to, i-type mo lamang po ang dswd.gov.ph. Okay, tapos i-enter mo lang yan. Then pagka-enter mo, lalabas po yung pinaka-website ng DSWD. So pwede mong basahin din yung mga info na naririto. Pwede kang mag-check ng karagdagang information dito, ano, kaibigan. So ngayon mga kuya, so pupunta po natin ang ating pong pinaka-topic ngayong sandaling ito ng SAP. Paano nga ba makita natin yung listahan o mga pangalan ng mga beneficiary ng SAP? So ang ating pong date ngayon is May 27, 2020. Ang araw po ngayon is Wednesday. Dito po yan sa may bandang kanan. Dito po makikita po natin ang listahan dito na nakasulat. FAQs for SAP or for SAP, regional data, municipal data, list of SAP beneficiaries partial, list of SAP return partial, list of beneficiaries LTFRB first batch. Diyan po natin makikita yung ating pong hinahanap. Dito po sa list of SAP beneficiaries. Pindutin nyo lang po yan, i-click nyo lang po yan. So yun, nandito na nga tayo sa list of SAP beneficiaries, no? So ang una po natin gagawin is select po tayo ng mga details dito. Halimbawa, province, municipality, barangay, and category. Mag-search na po tayo ngayon. Let's do it. Select the province. So, andyan po lahat ng listahan ng mga probinsya dito sa Pilipinas. Ang pipiliin po natin dito ay test tayo ng test tayo ng Pangasinan. LMNO Pangasinan. Test natin yung Pangasinan. Select natin yung ito, medyo popular, Alaminos. Okay, select tayo ng, hintayin lang natin. Medyo may katagalan to yung paglo-load dito sa select barangay, pero maglo-load naman talaga yan. Dito kasi sa website nila, medyo may katagalan yung pag-load ng barangay. Pero kahit na hindi na po mag-load yung select barangay na yan, pwede mo na pong i-click yung search. Itong category po, kahit po ilagay mo na lang siya dyan na all. So para listahan po lahat ng beneficiary ang makalagay dyan, ilagay na lamang po na all dito po sa may category. Ayan, so nag-load na po yung barangay. So, pwede rin naman po iyan, hindi mo na ilagay yung barangay. Okay? Pwede mo nang hindi ilagay yung barangay. Kasi lalabas lahat ng listahan ng mga nasa City of Alaminos, Pangasinan. Anong maganda doon? So, baka kasi yung kakilala mo is ang alam mo sa ibang barangay siya. Limbawa, baka ang pagkakaalam mo is taga-Alos siya, pero doon na pala siya ngayon nakatira sa Kabatuan at doon siya nakapag-rehistro. Eh pag i-search mo yung Alos at hahanapin mo yung kanyang family name, hindi mo siya makikita. So pwede mo rin gawin dito is Pangasinan, City of Alaminos. Kahit hindi ka na mag-select sa barangay, pag i-search mo kasi yan, so ayan, so nakita po natin, eto na yung listahan ngayon ng list of SAP beneficiaries sa Alaminos, Pangasinan. So nakita natin, dito po tayo nag-select ng barangay. Okay, so mapapansin po natin dito na ang meron po tayo dito ngayon is 3,487 na mga beneficiaries. So kung gusto mong hanapin yung pangalan mo, just click lamang po itong mga pataas na mga bilang ng numero, hindi kaya ito pong next. So kung gusto mo pong makita yung pangalan mo, check nyo lamang po itong listahan na to, itong numbers na to, and so on and so forth. Next lang ng next, ito naman is next ng next. Okay, so yun, ang ginawa po natin is, again, ang ginawa natin, hindi po tayo nag-sort ng barangay. Ito po ay lahat ng mga pangalan ng beneficiary sa Alaminos, Pangasinan. Pwede rin natin i-try ang per barangay.
ang gagawin lang po natin is select barangay, mamili lamang po tayo ng barangay. Halimbawa, ito, Alos na lang. Itong nasa unahan, Alos. So, tanda po natin ha, na ngayon ay mayroon pa yung 3,487 na records. Pag-click po natin ito, since masusort siya sa barangay Alos, pag-click po natin ito, expect po natin na bababa yung bilang. Ayun, so ito nga po, lumabas na yung listahan ng mga pangalan sa barangay Alos, Alaminos, Pangasinan. Ayan, kung kanina 3,400 plus, ngayon 56 lang na individual yung kasali doon sa listahan yon ng barangay Alos. Pwede mo rin i-check actually yung ibang mga lugar, hindi lamang yung Pangasinan, ibang mga lugar na, halimbawa, pwede ka pumunta ng Southern Leyte, ng Tawi-Tawi, ng Rumblo, and so on and so forth. Ngayon, kung yung pangalan mo wala ba dyan, kasi ang sabi po dito, note lamang po na ang sabi po dito, this is a partial list of sub-beneficiaries. Okay? So, partial list pa lamang po ito. No? So, baka, just in case, no, baka wala yung pangalan dito, baka hindi pa to updated. No, baka may dadagdag pa sila. Ibang region is wala pa talaga. Halimbawa, ito, region 4A, wala pa. Yung Calabarzon, wala pa rin yung, meron ng 8. Wala pa dito yung 12. Kung marami pang wala. So, kung wala pa yung pangalan mo or wala pa yung region mo, hintay-hintay lang po tayo sapagkat I believe na ma-update ito ng dswd. Okay? So, ang sunod naman po natin ipapakita ay ang version ng mobile. Paano ba gamitin sa mobile? Though halos pareho yung proseso, pero yung interface is medyo magkaiba. Again, kung you found this video helpful, please subscribe right now sa channel po natin to. Marami pa po tayong i-share sa inyo na mga bagay na makakatulong sa atin, sa ating mga buhay. Okay. So, ito na po yung mobile version. So ngayon naman, ito naman po yung sa mobile na version. Okay, halos pareho lamang yung magiging proseso na gagawin natin. Dito po sa mobile version po na ito, ganun din, magbubukas din po tayo ng application na browsing application. Ang gagamitin ko po ay Google Chrome pa rin. Ito po ang nasa gitna, ito po. Yan. Okay, so yan po yung gagamitin natin, Google Chrome, click nyo lang po yan. At dito po sa browser na to, dito search or type web address, tatype po natin dito yung dswd.gov.ph. dswd.gov.ph, then ito po yung lalabas. Browse lang po natin dito, papunta dun sa baba, pwede ka rin magbasa ng mga articles, mga topics dito. Pero pupuntahan po natin yung ating gustong ituro sa inyo ngayon. Ito po. Ito pong list of sub-beneficiaries partial. Yan po yung ating i-click ngayon. Okay, so pag i-click po natin yan, let's click that one right now. Itong list of sub-beneficiaries. Pag i-click po natin, ang link na to, yan, click ko na po. Ayan, lalabas po yung ganitong interface. Ganito po yung lalabas na data. Ayan. So, dito po, ilalagay po natin gaya na ginawa natin kanina sa computer, yung province, yung municipality, yung barangay. Pwede rin kahit hindi na ilagay yung barangay kasi lalabas naman yung lahat ng pangalan naka-under sa municipality na yon. Okay? So, sige po at subukan natin. Piliin ulit natin yung Pangasinan. Pangasinan. Ayan, same pa yung kanina. So, napakarami pong pwede magpilian dito. Tingnan mo. Lahat ng probinsya ng Pilipinas. Okay, so ngayon sisearch mo natin yung Pangasinan. Yun po ang ating pipiliin. Pangasinan din yung municipality. Pareho pa rin kanina. Yung ginawa natin, kukunin pa rin natin yung Alaminos. City of Alaminos. Okay. Yun, gaya na sinabi ko din sa barangay, pwede kang pumili, pwedeng hindi. Pero ngayon para sa specific para sa ating tutorial, pipiliin po natin yung isang barangay dito, itong Alos. And dito po naman sa category, i-all mo na lang yan. Saka mo na i-click ngayon yung search. Pag i-all mo kasi yan, lahat nilista doon, 4 piece at saka non-4 piece.
Ayan. Then, habang nagsisearch po siya, antayin lang po natin. Medyo may katagalan po tayo ngayon. Baka dahil sa internet or dahil mismo sa website. Pero I believe sa website kasi minsan nagkakaproblema. Ayan. So, ito po ngayon yung listahan ng mga beneficiaries sa Barangay Alos, Alaminos, City, Pangasinan. Ayan. Oh, 56 records found. Okay. So, pwede ka pa mag-search ng iba't iba pang mga barangay na gusto mong i-search. Ayun. So, ako po, ang ginamit ko dito muna for the demonstration purposes is Barangay Alos. Okay. So, kahit anong barangay, pwede mo pong piliin dito. Kung meron nung kakautang sa yon sa ibang barangay, pwede mong silipin kung sub-beneficiary din siya. Okay, halimbawa ito, poblasyon, pwede mo rin piliin. Click mo lang yung search. Ito sa poblasyon. Ito yung mga beneficiary naman sa poblasyon. Ayan. So sa poblasyon, ay medyo marami-marami din doon sa poblasyon. Okay. So yun. Ngayon, ikaw na bahala magbago sa mga i-input mo na data kung saan mo gustong mag-check. Romblon, pwede rin sa iba-iba pang lugar, gaya ng Samar, pwede ka nga mapuntang Tawi-Tawi, pwede kang mag-check sa iba-ibang lugar, Davao, Eastern Samar, Agusan, pwede po tayo mamili din. Okay? So, open po ito lahat, nakapublic po ang data na ito ng DSWD List of Sub-Beneficiaries. Ayan, check natin sa Batangas, pwede sa Balete, pwede ka magbingget, any place na gusto mo as long as nasa listahan siya ng sub option na mga lugar. Okay? So, I think ito lang yung pwede nating i-discuss ngayon kasi naituro ko na doon kanina sa computer version. Pero sige, check din natin ng iba. Okay. Pwede kang mamili dito kung saan yung lugar na may nagkakautang sa'yo. Tapos silipin mo rin kung kasama yung kanyang pangalan doon. Okay. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Limbawa, Pangasinan, piliin natin yung Alaminos. Piliin natin yung Alaminos. Ganun pa rin, yung municipality of Alaminos pa rin ang pipiliin natin. Okay, wait lang natin. Alaminos, City of Alaminos, at hindi na tayo pipili ng barangay ngayon. Okay, kanina 56 yung nakita natin, ngayon hindi na tayo pipili ng barangay. Search na lang po natin dire-diretso para makita natin lahat ng listahan sa Alaminos, lahat ng mga qualified. Okay, hindi natin pumili ng barangay, hindi na, diretso na tayo doon sa search. Ayan, so nag-search na po tayo. So kung mapapansin po natin, baka po medyo matagal yung kanyang loading sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer. Hayaan nyo lang po yun. Okay, so malapit na. Ayun, so lumabas na rin. Ito yung lahat ng mga beneficiary sa Alamino City, Pangasinan. So ito, halo-halo na po ito lahat ng barangay. Okay, kung mapapansin mo, meron dito 3,487. No? 3,487 na records or ng mga beneficiaryo ng ating SAP. Ito yung listahan, okay? Kung hahanapin niyo naman po yung mga halimbawa wala dito sa first page yung hinahanap mo, click mo lamang po itong next, yan, itong next, itong arrow. Click mo lang po yan ang i-click para mapunta ka sa mga susunod na mga pages. Ayan. So, yun. Napakadaling gamitin, no? So, congratulations. Kung nandito yung pangalan mo, congratulations. Kung wala yung pangalan mo dito, meron pong sasabihin mamaya. Kung nandito yung pangalan ng kaibigan mo, sabihan mo na agad siya. I-search mo na agad yung mga kakilala mo, kamag-anak mo. Kung nandito dito, sabihan mo na sila. By the way, isa lamang pong paalala. Ito pong list na to ay gaya na nakasulat dito. This is a partial list of SAF beneficiaries based on available data from DSWD field offices. So, hintayin nyo lamang po na mag-update. Kung wala pa yung pangalan nyo, baka susunod dyan sa update na ibibigay ng DSWD o di kaya hindi pa nagsasabit yung region na kung saan kasama ka. Okay?
So yun po, salamat po sa inyong panunood nito. Kung meron po kayong kakilala, i-share mo na yung video na to sa kanya para hanapin niya at yung mga kaibigan niya. And please don't forget to subscribe sa ating pong channel sapagkat marami pa tayo mga mahalagang pag-uusapan patungkol po sa iyong mga concern, lalong-lalo ngayong oras ng pandemic. Okay. God bless everyone, and this is Kuya Berto. Magsasabi pa, kung hindi mo naman kailangan lumabas, bawal lumabas o bawal lumabas. Bawal lumabas. Happy day. Bye-bye.